Good day mga paps, mga mamsi. So today bali magpapalit naman tayo ng steering head bearing. So ito siya. So kaya ako magpapalit guys kasi napansin ko medyo malikot na yung manibela niya. Then may naririnig ng lagutok. So yan, di na rin siya stable. Yung manibela malikot siya. Then konting humps lang bali may marinig ng lagutok ang nanggagaling doon sa may ilalim. And it's part na to. So ito yung gagamitin natin mga tools, basic tools lang, bali ang dagdag lang dyan yung martilyo, tsaka yung punch. Yung patatagal ko ng lock nut. Then ito yung panglinis. So ito siya. So ito yung gagamitin ko, bali knuckle bearing siya. So nabili ko lang siya sa halagang 150 pesos. So yun, murang-mura na siya. So ito yung mga tatanggalin natin, kailangan nyo tanggalin itong headlight assembly, itong front cowling, then itong gulong, at itong, ayan, itong tapalolo, tatanggalin din natin siya. So para ma-access natin yung pinaka pinaglalagyan ng bearing sa may tipos. So banda rito siya sa may loob, ito yung part na yan. Ayun guys, bali di ko na patatagalin, bali di ko na i-video yung pagtanggal ng mga tornilyo. So ayan, shortcutin na natin para mabilis. Itatanggal natin yung connector sa wiring niya. Then bali, kailangan natin may support siya sa ilalim para in case na hindi siya bumagsak. So bago tanggalin natin itong guys itong gulong, bali tanggalin muna natin itong brake caliper. Yan, may dalawang tornilyo yan. Then itong mga bracket niya, isa rito, tsaka sumunong sa likod. Meron yan yung bracket na nakatago sa likod. Yan, banda rito. So yan, pwede natin tanggalin yung gulong guys. Tinatanggal din itong tapalodo. Tsaka itong speedometer cable. So dito natin tanggalin sa may speedometer gearbox para mas mabilis. Tanggalin muna natin siya. Then sulot natin doon sa butas. So yan, tanggal na siya. Then tatanggal natin tornilyo para matanggal natin tong headlight assembly niya. So yan. Counterclockwise lang. Tanggal ng tornilyo. So minsan umiikot yung kabila, sumasabay sa. So kailangan lang natin kontrahin. So yan, tanggalin natin. So ito siya eh, tanggal ng tornilyo. Then sa pagtanggal ito guys, bali wiggle-wiggle lang tapos pukpok ng konti doon sa manibela para umangat yung headlight. Ibaba lang natin siya sa gilid. So dandan lang kasi may mga wiring siya. So ingatan lang natin yung mga wiring. So yan guys, na kung mapapansin nyo, meron siyang tali. So support lang siya para hindi ma-stretch yung mga cables and wires na nakakabit sa headlight. Yan. So ngayon pwede natin tanggalin tong lock nut. Yung upper tsaka yung lower lock nut. So ito yung gagamitin ko, punch tsaka martilyo. So counterclockwise guys yung pagtanggal niya.
So yan, tanggal na yung upper lock nut. Yun yung ilalim din, tanggalin din natin. So habang pinipilik nyo yan guys, bali unti-unti bumababa yung tipos natin. So kailangan may support din sa ilalim. So yun guys, bali pakita ko sa inyo yung sa ilalim niya. So yan, kita nyo, kita na yung bearing sa ilalim. Yan. So hawakan lang ng ilalim bago natin tanggalin ng gusto yung tornilyo sa ibabaw. Tinanggal natin yung yan, ito yung part ng bearing sa ibabaw. Then dahan-dahan natin hugutin yung ano, yung tipos. So yan guys, kung mapapansin nyo, ball race yung nakalagay sa kanya. So tanggalin natin. So, ito ya, ball race siya. So, yan. Kalawang na siya. And then, kung mapapansin nyo tong sa ilalim niya, yan. May groove siya. So, ano yan, napalitin na talaga siya. So, sa pagtanggal ito guys, sa ilalim, yung tinggamin natin yung malapad. Bali, kabilaan yung pagpokpok natin para matanggal siya. So, yan, kabilaan lang. So yan, tanggal na siya. So yung sa outer bearing sa ibabaw, tatanggalin natin siya. So ang gagamitin ko tubo para matanggal siya. So pwede rin kayong gumamit ng mahabang Phillips screw. Ano pala, screwdriver. Mas iaabot doon sa outer bearing. Yan, tanggal na siya. Then yung sa ilalim, ganun din guys. Pupukpukin din natin siya. Ito siya. So, lagyan natin support tong ilalim. Additional support. Ito guys, tanggal na rin siya. So, balilinisan natin yung ilalim niya. May mga kalakalakawan kasi yan. Tapos yung mga natirang grasa.
Then sa ibabaw guys, ganun din, lilinisan din natin siya. So ito rin guys, bali tanggalin natin yung mga naiwan na dumi. May mga kalawang na naiwan dyan sa yung sa grasa dati. So yan guys, bali malinis na siya. Then pati itong cover sa ibaba, malinis na rin. So next is to. Bali ito guys, itong malaki, sa ito yung lalagyan sa ilalim. Then itong maliit na bearing, ito yung pang ibabaw. Yan. So bago natin lagay guys yung bearing, ilagyan muna natin ng grasa yung gilid niya. Yung paglalagyan natin. So in case na magpalit ulit tayo, madali na siyang tanggalin. Hindi siya may stuck. So, lagyan din natin ng grasa to. So, paglagay niyan guys, bali yung yan, gaya na nasa picture. Yan, gato yung paglagay niya, yung malapad na sa ilalim. Then, pupukun natin kabilaan. Bali, daan-daan lang din. So, gamit tayo ng, yan. Ito yung pinagtanggal natin kanina. Ito yung gamitin natin para bumaon yung outer bearing. Yung kabilaan lang guys. So check nyo guys na nakalapat ng gusto itong outer bearing. So hindi pa, bali pukpukin lang natin. So malalaman nyo guys pag yung nakalapat na siya na mabuti, yung sounds niya solid pag pinukpok natin. Yan, ganyan. Yan, solid na siya guys. Yan, okay na yan. Then sa ilalim, ganun din. Lagyan din ng grasa. Same na kung paano natin ginawa yung sa taas. So, ganyan pagkakalagay niya, ganyan sa picture. So, yan, bali guys, bali ensure nyo lang na lapat din yung ilalim. So ito guys, bali ito na yung lalagay natin. Yan, paglagay niyan ganyan, yung malapad sa ilalim. Yan, ganyan tsura niya. Yan, ito yung sa ilalim. So bago natin lagay ito guys, bali lagyan muna natin siya ng grasa. Ito, bali kasama niya doon sa nabili ko. May kasama siyang grasa. So sa paglagay ng grasa guys, bali ganito gawin nyo. Lagay nyo sa palad nyo. Yan, ganyan. Lahat nyo na. Ginawa nyo yung bearing. Yan, ibaon nyo yung, ibaon nyo. Yan, idiin nyo yun sa grasa yung bearing. Para yung grasa guys, pumasok doon sa loob. Yan, ulit-ulit lang. Paikot. So yan guys, kung makapansin nyo, bali yun, nakasiksik lahat yung grasa sa loob. Yan, mas okay yun sa pahid na gawin natin. So yan, lagay na natin siya dito. Then bago natin ibaon yan, bali yung isang bearing, lagyan na rin natin ng grasa.
So, katulad lang din yung ginawa natin kanina, ganun lang din, lang sa palad yung grasa, then paikutin yung bearing. Yan, baon nyo lang, diin lang, para masiksik yung grasa sa loob. Yan. So yan, bali lagay mo natin siya dito guys. Yan, bali gamit tayo guys nung natinanggal natin kanina dito sa baba. So ito yung gagamitin natin para ibaon tong ano, ilapat tong bearing. Yan. Kasi pag direkta natin pukpukin yan, baka masira yung bago natin bearing. So yan, ganyan, unti-unti. Tapos kabilaan din ang pagpukpuk. Yan, ganyan. So, check natin kung lumapat na. Yan. So, konti pa. Yan. Okay na yan. So, makita nyo guys, bali yan. Maganda na yung pagkakalapat niya. Sagad na siya doon sa baba. So, pwede natin itong ibalik, ikabit na. So bago natin nilagay pala guys, bali lagyan ulit natin ng grasa yung loob. So dapat may extra kayong grasa dito. Then yung sa ibabaw ganun din, lagyan din natin ng grasa. So yan guys, bali pwede natin ibalik yung tipos. So balik na natin siya uli. Yan, daan-daan lang. Then yung bearing sa ibabaw, lagay din natin. Bali yan, gaya nyo lang yan sa picture. Ganyan yung pagkakalagay niya dapat. Then lagyan natin itong cover. Then itong lower ring nut lock. Yan. So pilik nyo lang hanggang kaya ng kamay nyo. Then lagay na din natin tong upper lock nut. Yan. Then sikipan na natin yung lock. So to guys, bali yung lower lock niya, bali dapat hindi siya masyadong mahigpit, hindi rin yung masyadong maluwag. Yung katamtaman lang dapat. Kasi pag sobrang masikip siya, maaaring masira yung bearing natin na nilagay. Yan, tasulin natin. Tingnan natin kung mahigpit. Konti pa.
So mapapansin ko, sumasabay yung sa ilalim. Mas maganda nito kung meron tayong pangontra eh. So kaya kung mayroon kayong torque wrench, yung lower ring nut niya, ang torque niya is 22 foot-pound lang. Then yung upper, yung mahigpit, yung nasa 54 foot-pound. Since wala akong ganun, bali ito, tansya lang ang ginagawa ko. Basta make sure nyo lang na hindi siya masyadong masikip, hindi rin maluwag. So adjust ko lang ng konti, medyo masikip eh. So yan, mukhang okay na to. Guys, bali okay na. Bali tanggalin natin tong ano, tali. Yan, pwede natin ulit balik yung headlight. O, shoot lang uli natin siya sa tipos. Yan, di pukpuk natin pababa. Ensure nyo lang guys na naka-align yung fork niya sa headlight para bumaba siya. Kasi pag may pag di siya naka-align, hindi siya bababa. Eh. Meron siyang parang tawag doon yung gitli. May space siya sa loob. Eh. So yan, balik-balik na rin tornilyo. So pag ginamit nyo to guys, bagong palit yung steering head, medyo maninibago kayo sa takbo niya. Parang mapansin nyo medyo malikot, pero pag ano, mawawala rin yun. Then pag yung napansin nyo medyo maluwag, bali buksan nyo lang uli siya. Kung kailangan sikipan, sikipan. Kung kailangan naman masyado nang masikip, medyo adjust nyo uluwagan ng konti. And then balik natin tapaludo niya. So reverse procedure tayo, pati gulong. So yan guys, kung sa tingin nyo nakatulong tong video ko, huwag nyo sana kalimutan i-like. Then kung bago kayo dito sa channel ko, mag-subscribe na kayo. Then para ma-update kayo sa mga bago pang videos, click nyo din yung notification bell. Balik natin yung wiring niya, yung mga tornilyo. So ito guys, yung mga previous video, ito yung mga nagawa natin. Taillight bulb replacement, done na yan. Brake shoe replacement, speedo gearbox replacement, engine oil filter change, steering head bearing, ito yung bagong video natin ngayon. Then yung susunod, instrument panel light replacement. Then yung chain and sprocket cleaning, carburetor cleaning, chain adjustment, tsaka yung flushing brake fluid. Yan pa yung mga pending natin na gagawa ng videos. Okay, thanks for watching mga paps. So, lagi tandaan, ride safe always. And God bless.